welcome sa Bayan ng Superstars. Ito po mismo ang mangyayari dito sa ating araw na ito ng Miyerkules. Second of a doubleheader knockout. Nanalo na po kanina ang Alaska. So they face Tanduay starting Friday. Ito po opening team and first possession belongs to Mobiline. Ariaso, jumper and scores the first 2 points of the ball game. Kaya na sinabi natin, importante, sinabi ni Coach Heng, halaga na makapasok agad dito at maka-establish ka agad ng iyong ball game. At quickly, ang Mobiline trying to establish yung kanilang sneaky defense, trying to pressure the ball handlers nito ko muna ng Ginebra. Siya yung nagpapatakbo nung makina ng Ginebra. Oh yes, at alam natin, yung mga entry pass papuntang Marlo, papuntang Noli Loxin, karamihan niya nang gagaling dito kay Bad David. And then Luper and it's a 4-0 start para sa Mobiline. And quickly, Patrick Fran is all over Valdabin. Ayaw niya atang pahawakin ang bola. Ganun kahalaga o ganun kaimportante o nire-respeto nila ang ball hunting ability, so ang quarterbacking ability si itong si Valdabin. At isa pa dyan, kasama Chino, talaga sinisira nila yung rhythm ng Barangay Ginebra sa opensa. Ginugulo nila kagad. Oh! At doon, nakita ni Don Luxin, ipinasa sa kanyang kababayan, isa ring taga Bacolod. Again, damo again, kasalamat sa ating pong mga kapatid sa Bacolod, sa inyong panonood ng PBA. Hope to see you next week. Next week pala sa Bago City. Yes. Samantala, meron tatawagan ng foul. Defense by Barangay Ginebra. Pasyon, lumapit ng body, ginamit ng banda, walang asi, taulaba, kinulog ng apat, kinulog ng tatlo. And this won't be an easy night para kay Asi Taulaba. Yes, at ganun kalakas ang katawan nito. Ha? Ang dalawa, tumabox out sa kanya, siya pa rin nakakuha ng bola. Tignan mo naman yung box out na yan. Sa ating isolation camera, makikita nyo kung paano sinusubukan tipagin ni Wilmer Ong. Itong si Asi Taulaba. Pero kung ganyan kalapat si Asi Taulaba, kailangan mo yata rito maso para tibagin eh. Pero magandang strategy, sabi nga natin ni Coach Rino Salazar, na inagay niya si Wilmer Ong dito kay Asi Taulaba. In the first place, Wilmer Ong, wala na ibang iintindihan niya kung hindi depensahan ito si Asi. Yan ang tinatawag na sixth man ano, para sa isang team. Dito na, dito na ang sixth man ng Ginebra. Maaga pa nakapila na sila. Wilmer Ong tuloksin. Tulago is open, taking three, and that's the first PLDT shot of the ballgame. Good sign para sa Ginebra dahil baka makita sila ng ibang options. Oh yes, maraming opportunities yan dahil sa ganda nilalaro ni Noli Loxin, makakadraw siya talaga ng double at may malilibre. Taulaba, tinago ng bola papalabas. Oy! And Patrick Fran responds with a three-point shot from PLDT long distance range. Mobiline by 3 points and Mobiline up to the task at least dito sa first 3 minutes of the ball game. Yes, at similar yung sitwasyon doon. Double team kay Taulaba, may nalibre rin sa kabila. Loxin, ginamit ang kanyang tanging baraso. Loxin pa rin na nakakuha ng offensive rebound. Marlo Aquino nasa labas. Ibaldamin ngayon, 3 points shot, Ibaldamin is short. Medyo nagmadali si Ibaldamin daw, kaya yung tira niya kahit open hindi umabot. Ariaso against Lago, nahirapan ka, passion making a 3-point shot. Ngayon lumapit, mabandang tira, wala. Rebound buhok ni Marlo at foul ang itatawag. Andy Siegel, that will be his second personal foul. Lalo-lalo na yung player na yan na si Siegel, who was part of the PBA Centennial squad at went to Bangkok. Yoxi trying a shot from long distance, wala. Asi Taulaba, nabitawan ng bola. Masyadong gigil doon sa rebound net, pero bibigyan mo na ang credit si Asi Taulaba. If you were the coach, hindi mo siya sisihin. Ah, hindi. Kasama lang yan. Siyempre, unang-una, first few minutes ng quarter na to, medyo warm-up pa lang yan. Talagang piniprepare pa lang niya sarili niya mentally for the toughness no, na may counter niya sa larong ito. Loxin, give it an isolation contra dito kay Siegel. Loxin, in speed, bigla. Loxin, pinilat ko kanya pa. Binigay kay Marlo. Marlo, cannot move. 3 seconds yata. Oo, masyado na pagkalan. Yun. At least 4 seconds, si Davi lang natin. Cariaso, putting on the Jets. Ayun, si Cariaso. At ang labang po, ang kumunan ng Mobiline is up to 5 points. Magandang recovery yun para sa Mobiline. Of that missed attempt na convert kagad nila. Lago is wide open. Short, he babied the shot. And Taulaba, tracking down the ball. And this guy is all hustle tonight.
He means business, no? Yes, sinasabi nga natin, kailangan bigyan mo talaga ng credit siya sa mga effort niya yun. Kahit twice, hindi siya nag-succeed, but he's showing the effort. And that's the runaway freight train brought to you by Smart Build Russian Express. Get it, use it everywhere. Buhay na buhay pa ang Barangay Ginebra, and they're just a game away from barging into the semifinals. Hindi lahat ng tao ay nagbigay sa kanila ng chance to make it this far. Going back to Mobiline, they're not up by 5 points. Dito, ang kanong out party para kaya si Taulaba. Gets off, may double team. Tariaso, dropping to Siegel. Sinabi mo, Arine, option is Siegel. Well, ang gandang option. Oh. Sabi natin, pwede mong iset up talaga yun kung paano ginawa na drop pass para sa kanya. Finished it off with a dunk. Pero that play started with Asi Taulaba, actually. This is an all two different Mobiline team that we're seeing. Hindi po ito yung Mobiline team na nakita natin binugbog ng Ginebra noong nakaraang linggo. And Bogdavid getting his own miss. His first 2 points of the ball game. Expect him to figure prominently sa scoring. Ito yung one of the scoring guards that we have. Ito si Bogdavid. Scoring guards ba tawag doon? Oo. At again, that opportunity came out of a double team. Ano kaya na libre siya doon dahil may double team? Ayan yung dakdak ni Andy Siegel. Ang nakita niya doon yung setup para kay Siegel ni Cariaso. Pero yung setup ni Taulaba para kay Cariaso, para doon drive si Cariaso, yun ang hindi natin nakita. Hindi nakita. Pero importante rin yun. Cariaso. Oh! Ito na naman si Siegel. And Siegel has 2 stop shots in this ball game. And Ginebra must wake up soon. Pauna sila ng 7 puntos. Malaking bagay dito si Siegel talaga. At alam mo, pinaghandaan dito ng depensa ng Barangay Ginebra, walang duda yung depensa nila kay Asi Taulaba. Pero kung biglang puputok itong si Andy Siegel, sakit ng ulo yan para sa Barangay Ginebra. Mali dito yung boxing out. Nakalimutan nila. Yan ay yung ingay natin ang sababa po, yung stopper ng Barangay Ginebra. Bogdavid dropping off. Wala. Taulaba is gone. Binigay niya kay Capasso. Capasso to Cariaso. At ilang points straight. 6 straight points unanswered. Ginebra needs to call a timeout. They're down by 9 points. 16-7 dito sa ating first quarter. They score 2 points to stop yung ginagawa sa kanilang drought ng Mobiline. Kailangan gumising na rito yung Ginebra. Offense and defense, angat ang Mobiline. Maganda depensa nila. Again, it's Siegel, but ball tapped away. Pero may foul na itatawag, ikalawa. Pero malaking bagay kasi presence to Wilmer Ogden. Oh yeah, yung assignment niya ni si Asi Taulaba, that's a key no, for Ginebra to win this game. Oh, that's goaltending against Tony Luxin. Makikita po dito yung babalikan natin si Wilmer Ogden. He has the bug, no? At least ngayon, nagagamit na yung lapad niya para sagtalan itong si Ong. Itulak ito si Asi Taulaba. Taulaba, pero isang problema pa rin ni Wilmer Ogden. Ang galing pumasa ni Asi Taulaba dahil kanina assist galing sa kanya. Tony Luxin, siya yung pinakamagandang kamay, pero not tonight, at least in his first quarter. Cariaso, itong Mobiline is running well, and Cariaso is offensive-minded tonight. 8 points to lead all scorers dito sa ating ball game. Well, maganda intensity steal talaga by Fran. Fran completes the steal with the layup, and still itong kumunan ng Ginebra ay hindi pa nakaka-break sa double-digit barrier. 22 points na ang Mobiline. 9 pa lamang ang Ginebra. Lago is open. Matake. And he gets a foul from Andy Siegel. That will be number 3. That's Elmer Lago. Ginebra yung pasa ni Asi. Bukas si Bogdavid for 3-point country. Wala. Takpo si Taulaba. Nang ibabaw sa rebound. 11-point lead. Gusto nilang bigyan si Asi ng bola. Asi against a double team.
But Wisely kicks it out. Poposte. Hirap siya, oh. Grapple Mania is the name of the game sa ilalim. And Wilmer Ong, bigyan mo ng credit, ha? Hindi niya binibigyan o hindi niya binibigay ang sweet spot dito kay Asi Taulaba. Yung tama yung sweet spot na sinasabi mo. Dahil if you can push Asi Taulaba two more steps. Dito sa first quarter, hindi niya binigay kay Taulaba ang easy 2 points or maybe a dunk, no? Oo. Para mapalik yung kumpiyansa ni Asi. Ipinasok si Jolly Escobar. Only Loxin. Ito, he has to get going. Sidesteps. Umatake. Nabangga. Sa ibabaw. No foul goal. Patrick Fran. Pabanda tira. Patrick Fran has 4 points. At ngayon, 13 puntos. Patrick Fran with the second steal of the ball game. And some sloppy plays na pinapakita ng Ginebra. Doon pa sila sa front court ng Mobiline nagtapo ng bola. And that's caused by the defense of Mobiline. Talagang dikit na dikit at yung kanilang press hindi pa nasosolve ng Barangay Ginebra hanggang sa ngayon. Alaba still looking for his first field goal, though he has 1 free throw shot conversion. 13-point lead para sa kupunan ng Barangay. O natin ng Mobiline against Barangay. Lago. Sinipat muna, sinugat din muna yung hangin kung meron. Tamang ginagawa ng Mobiline. Masama ang laro ni Taulaba. Bigay natin kay Cariaso. He has the hot hand. And he continues. He breaks into the double-digit scoring with his 10 point of the ball game. Alam mo, itong Ginebra, nakaka-slice sa loob yung mga tao ng Mobiline at kulang yung kanilang ginagawa sa interior defense nila. Loxin spinning. May 10-10 pwersa ni Noli sa loob eh. Nakikita niya yung tatlong kumukulog sa kanya. But we think, no, maybe at least I think. Yun ang sinabi kanina ni Ryan Gregorio sa akin. Dahil kanina meron kaming chat kasi we came in early. Nakasama ko si Ryan at pinag-uusapan namin yung depensa talaga namin na magpapanalo dito. Hindi si Asi, hindi si Jeffrey Cariaso. Dahil dito, pinakita lang ni Marlo Aquino kung paano ahitan si Asi Taulaba. Ngayon hanggang ngayon eh, medyo pinapagpag pa niya yung may sapat ng baba niya. Ano bakit siya tinamaan? Biggest lead was at 13. Now down to 11. Cariaso against Benny Cheng. Ito, magandang matchup ito. Na-realize ni Coach Rino Salazar na pinapatay siya ni Cariaso. Inside to Taulaba. Taulaba ang pinisli niya mag-swing ng bola. Down dead if it goes, pero hindi pumasok ang bola. Dali nilang pasahin eh. Oo, oh, yan. Oh. Walang masyadong ball movement dyan. Talagang solo-solo lang ang mga play nila. Ito pa kaya pag-uusapan natin si Marlo Aquino. What he has to work on sa kanyang ball game. Dahil ilang segundo na lang. Matitignan natin yung play na yun na konting sa kahinin ni Taulaba. Taulaba against Escobar. Ang hirapan is a 63.3 free throw shooter. So far has missed 2 of his 3 free throw shots. Has yet to score on a field goal. So with 19.7 seconds, nagawa na nila yung mission nila kay Taulaba sa first quarter. Yes, at ito, pagkatapos lang kung pumasok ito, yeah, we expect another full court press. Tignan natin paano magkocope itong Barangay Ginebra dito sa full court press. Pero sarap ng if you have ball the beat, no? He alone can break the press. Pero alam mo, problema rin eh, nauubos yung oras bago ba makaset up ng ayos. Tulad niya, no? 5 seconds na lang sa game clock. Sidestepping, binigay kay Cheng. Cheng is open. Cheng trying to beat the buzzer. He fails. So ang kupunan po ng Mobiline, up by 12 points. And what a start para sa phone pals dito po sa pagsisimula ng ating first quarter na natapos na. Natapos po ang ating first quarter. Ang score, 27-15 lamang po ang Mobiline phone pals. Eh, sama ng laro niyong first quarter. Ano ba nangyari doon? Sama ng simula. Yun nga, una-una siguro nabigla rin kami sa press nila. Tapos talagang pressure sila, dikit sila. Yun nga, yung nangyari sa akin noon, ano pa, offensive agad, di ba? Oo. Yun, parang nagulat nga. Gulat kami noon. Ikaw, Nol, medyo yung unang tira mo hindi pumasok. So, medyo nagsastruggle ka nitong first quarter eh. May nararamdaman ba kayong kinakabahan ka pa ba? Hindi na. Baka may tama kami sa panalo namin nung una. Kaya medyo na gulat. Medyo. Tsaka naano rin ako dahil gulat ako. Parang dinadouble ako doon. Kaya
malaki na nga yung bantay ko, tapos dinodouble pa, kaya medyo hirap din talaga. Eh, tapos sila Taulawa at si Sigal, meron pang dalawang dunk si Sigal na nangyari doon. Medyo nasira pa yung sila, oo, nasira pa yung game plan nyo sa depensa, ha? Laban dito sa dalawang tore nitong Mobiline. Oh, parang ano nga eh, parang gulo rin namin yun. Di ba normal sa atin yun? Oo nga. Gulo. Actually, nagda-double team kami ron. Kaya lang, talaga sigurong hindi kami expert sa ganito. Well, tingnan natin no, kung mapapatuloy yung masabang nilaho nila no first quarter. Oh, makabawi ang Barangay Ginebra pagdating ng second quarter. We'll take a short break. Huwag po kayong alis. Welcome back and you're still watching PBA Greats. Kusa po pinapalabas natin yung mga greatest games ng PBA. Ako pa rin po si Richard Del Rosario. Kasama pa rin si Bal David at Nolly Loxin. Eto na, papasok na tayo ng second quarter. No? Ano ba nangyari dito sa second quarter sa pagkakatanda nyo? Medyo ba gumanda na ba? Hindi pa rin. Hindi pa rin. Bokya ako na, alam ko eh. Bokya ako na. Bokya. Ikaw, Nol, ano bang yung second quarter? Ano na ba nangyari sa Ginebra? Wala, ganun pa rin. Puro pilit yung ginawa ko rin eh. Buti na lang si Elmer. Elmer, si Kotsi. Kaya nakakadikit pa rin ko. Ganun. Kahit pa paano. So kahit masama sa mata ang pinakita ng dalawang kasama ko, buti na lang. Yung mga teammate raw nila, maganda raw ang pinakita. Tingnan natin, ano nga ba nangyari nung second quarter action? Yes, at ngayong gabi, hindi lang yun siguro magiging role niya rito. Kailangan yung bangga-bangga, yung kanyang katawan, sasacrifice din niya against Asi Taulaba. He is one of a few na pwede ibangga, Carriazo. Ako, mabigat ito. This will be the third on Bal David and this will be a major factor. Gusto mo, na makatapat talaga itong mga to, kailangan magpalakas ka rin. You also have to work on your quickness. No? So Mario must now realize that height is no longer might in basketball. Yes, especially marami kayo. Yun ang kapatid sa Babang Benicheng. Pinakain ng bola si Robin Mendoza. Alam mo, meron din purpose dyan si Robin Mendoza eh. Kaya binabalasa na ni Coach Eric Altamirano yung kanyang mga maliliit na tao para ma-maintain nila yung kanilang intensity sa depensa. Taulaba, hindi pa rin makakakuha ng kanyang una. 2 points! At Mendoza, his shot erased for the second time dito sa offensive pattern na ito ng Mobiline. 3 seconds na lang itong nasa kanilang shot clock. So catch and shoot situation for Mobiline here. Naku, ulang na yan. Carriazo, magtrabaho na kayo doon sa ibang departamento ng ball game. That's for Ginebra. This is a mismatch. And Benny Chen quick to maximize or take advantage of that mismatch. May mismatch talaga ron dahil ang gusto sa ni Coach Eric ay weakness ng kanyang mga gwardiya pero tinapatan naman ng height ng Barangay Ginebra. Yan ang little chess game ang tawag ko dyan pero tawag ko dyan dama eh. Ano nilipas sa mga pariberya yung mga matatangga ko? Hindi pa rin nagdadama niya mga yan. At dito hindi off, nabiling yata. Loxin, hindi nakuha yung kanyang footing second quarter. At wala pa ho siyang field goal. Yes, inilabas din si Robin Mendoza dahil nakita na ni Eric Altamirano yung mismatch na yun na sa height. At this point, Eric Altamirano doesn't beat a weak link. At ito, counted, plus one, free throw para rito kay Eric Reyes off a pass. Dito kay Sigel. Can't play up this ball game. Yes. Follow-up talk kanina dito si Andy Sigel. This is the plus one para kay Reyes, Eric Reyes. He misses. He has the moves of the A2 guard. Yes. Kaidik on the fall away. Wala. Fall away. Wala. Then looking to Alan Kaidik no, para doon sa kanyang mga puntos. Especially when you need a veteran sa mga gintong classic close games. Yung nga hinahanap kay Alan kanina, yung instant offense niya. Pero wala pa po sa ngayon. Pasa na naman. Same play. And Andy Sigel plus one na naman. Para kay Eric Reyes and Sigel motioning to the bench. Tama yung sinayang po kanina. Masyado sila nagtuon ng pansin kay Taulaba that they totally forgot that they were up against 5 people, not only at Taulaba. Yes, and the way this team is playing kahit wala si Taulaba, wala siya sa loob ngayon, pero ganda pa rin ang nilalaro nila because they're playing as a team. Kaidik, the assistant coach, the playing assistant coach in the ball game. May magandang compliment dito kung magagamit ng Limardo. Alan Kaidik is free. Alan Kaidik shoots. And he misses. Ando si Loxin. Pinwersa sa ilalim. Sigel will pick up foul
number 4. So this is a major turn of events. Napakaagang 4 fouls doon dahil itong si Andy Siegel is playing well on defense, playing well on offense, giving up the assist pass. But this time, big problem because he has 4 fouls. So labas ka muna, matatagalan bago siya makabalik. Ang problema, pagbalik ba nito, ganito pa rin siya kainit. Ano? Dahil talagang forsado siya upo ng matagal sa bench pagka ganyan na sitwasyon. So hindi ba gagamit ni Eric Altamirano ang kanyang vaunted Twin Towers? Pero ito ang chance para sa mga kagaya ni Brian Cajon to shine. Is it the free throw? Is it only Boxin? Boxin, yes coach. At ito rin ang chance para sa Barangay Ginebra na umusad ng konti dahil 17-point lead na to. So with Andy Siegel who's playing well na naka-4 fouls, kailangan sila naman ang medyo mag-rally rito. Well, David is back into the ball game. Naka-pick up ito ng 3 quick fouls kanina. Yes, marami-rami na nagamit na tao ni Coach Altamirano dito trying to maintain the intensity they want on defense. Sa puna yung binubuhay niya. Back-to-back, 3-point baskets. And Lago rings the bell from DLDD range. Tama ka no, kasama Chino. Maring yan ang sagot. Ayan, wow! Ayan pa isang sagot. At ngayon, nabubuhay na ang Barangay Ginebra na parang nakatulog kanina sa first quarter. Ito na, yung sinasabi nating crowd, ano, na-involve na sila dito dahil gumanda ang laro nitong si Elmer Lago. And Alan Gaidik, pag ito din idipensa mo, napakadami niyang court sabi. Alam mo talagang gayot na sa laro. Mamaya mag-usapan natin. Alan Gaidik and his all court sabi. 36-23 ang score. At yung court sabi na yun, ano lang yun sa Tagalog eh. Gulang, ika nga. No? Yun, lang mag-do si Alan. Ayun. Ayan, no, papandahan ka pa. Hindi lang makita ni Alan yung stroke niya. But ito si Alan Gaidik. Once he get the feel of the ball, umanda na ngayon, sasabog at sasabog yan. Tsaka anti-fit sa kilos niya. Ano? Yung kilos niya walang nasasayang talaga dito kay Alan Gaidik. One of the all-time best dito sa liga. Taulaba. Taulaba, first field goal. And it came with 5:35 dito sa ating second quarter. Kaya sinasabi natin sa depensa ni Marlo Aquino, no? Inatrasan siya ng inatrasan ni Asi Taulaba, wala siyang magawa dahil hindi ko alam, mahina katawan nito o talagang magaang lang siya para kay Asi Taulaba. Ito na naman si Taulaba, faking, and he gets 2 quick baskets at almost same position. Ito, ang laki na ng problema, no? Nakascore na ng 6 points but nabawi naman itong Mobiline sa kanilang mga pasa ni Taulaba. At saka hindi maka-opensa ng ayos itong Barangay Ginebra dahil sa backcourt pa lang, sinisira na ng Mobiline yung kanilang opensa. And again, a forced situation. Loxin kicking it out pero sa kamay ni Solis na laglag. Open is Francisco. Take this anytime. Eh, dapat itinira na. No? Eh, libreng-libre na siya. Eh. Para, alam niya, yung finishing kick mamaya, kailangan ang sariwa pa ang mga paa niya. Pwede rin yun. Tsaka he's trying to avoid his fouls. Ayan na naman siya. Puro gulang. Hindi na tumalun yun, ha? Pwede ba pag-aralan niyo? Paturo tayo kay Alan. Ibang klase yung coach. Oo, hindi na tumatalun. Wala. Iyan ang Alan Gaidik that we know. At saka iyan ang talagang score. Ayun ang mentality ng score. Oo. Si Taulaba. All the way. That's short. Rebound na ito. Nagkakaroon ng, again, signs of life. Ito ko muna ng Ginebra. Yun sinasabi natin na sa coach, you set mini targets kay Idik. Wala, hindi talaga niya makakuha yung range na ba. Pero mabuti rin yung ginagawa ni Alan kay Idik. They're trying to look for other offensive options. So alam niya, ayun, sabi mo, bukas. Al Solis is open at pagka tumitira ng ganun yun, parang nakikita mo ng darating at darating, hindi mo mapipigil. Alam mo, pagka hindi ka na, wala ka sa mukha ni Al Solis, pagka tinitira niya yun at malayo ka, ilista mo na. Ayan, still looking for his first field goal. Noli Loxin and Al Solis. Yan ang talagang masasabi natin na ginagawa. I remember noong 1992, at sa champion nyo lang yata yun, ngayong Swift, no? Nandito kami, may parang sports fest kami sa Vintage Sports din. Eh, katatapos na ng championship, may bakat-bakat pa nga ng champagne doon sa sahig eh. Alam mo siya, nakita ko una nagsushooting dito, wala bang kaya. At actually, swerte pa ron si Valdemi dahil meron na siyang tatlong foul. Hindi siya natawagan ng foul. But on the other hand, pagpanik, hindi siya yung naging cost turnover. A steal again. Si Lago naman at si Alan Gaidik ang nagtulungan doon.
kailangan, ano lang eh, no, kung mabababa nila to 10 points, malaking bagay. We're talking about Ginebra dito. Oh yes, and there's only 2 minutes and 6 seconds left dito sa sa second quarter. Eh, uti-uti, ayan, si Loli Loxing, maaaring ito nga, umpisa na kanyang offensa rito. 2:03 na second quarter, dumating yung kanyang first field goal. Ito si Asi Taulaba, eh, parang point guard ang laro ngayon, eh, galing sa labas. Hindi na mahirap sa kanya pag kumakat siya dahil ang laban. On a fall away ng labig na. Kamay, dito si Jeffrey Carriazo. He had 10 points doon sa first quarter, 0 dito sa second quarter. Natalampasan ni Alan, eksakto! And delivery completed. That's Alan guiding for you. Yun ang mahirap eh, yung sinasabi natin. A player who can hurt you in so many ways. Either shooting or passing, yes, coach. Maganda yung recognition doon ni Wilmer Ong dahil nakita niya, nahuli itong si Asi Taulaba sa pagbaba. So, kumat siya, alam niya, bibigyan siya ni Alan. Whoa. Again, a steal, Carriazo. Ito na, Wilmer Ong, tama ang desisyon. Pagmadaliin. And that's a sign of maturity dito kay Wilmer Ong. Ha? Kung dati-dati, bibirahin niya na yun. Yes, sir. Meron signs of tiredness dito kay Asi Taulaba dahil nahuhuli siya sa pagbaba. Dinaligan ni Loli Loxin ang bola, forcing the issue. Carriazo putting on the Jets. Sinakyan Elmer Lago, takedown on Jeffrey Carriazo. Ibig sabihin, pagka maganda umpisa mo, 60%, malaki-laki na chance mo. Dahil pagka ganun, nakaka-pattern deep, nakaka-umunan ka. So meron kang parang allowance, no? Yes. Kung mag-deep man ang ball game mo, give away 8, 6 points at least, no? Yo. Pwede ka pang bumawi ulit. Loxin, bubundol. Loxin. Nakaupakan niya si Asi Taulaba. And he apologizes to Taulaba ng kanya. Wala naman siyang choice eh. And yun ang quick thinking no, sa mga players na katulad ni Lolo Loxin. Yes, in-anticipate actually ni Asi Taulaba. Alam niya, bibigyan siya lang gano'n. Pero malakas lang masyado talaga yung bato ni Loli. Tibagan pa ka po gusto mo. Lolo Loxin losing his footing. Nadulas eh. Yes. Lolo Loxin is slow in getting up. Pagpawin na kawang ni Alan Gaiding. Alan Gaiding tripping itong si Patrick Fran. Ito si Patrick Fran, makikita niyo merong yung kanyang left thumb is heavily taped, no? Nakatape yan kasama sa kanyang wrist halos. Last November eh, napunit eh, yung nawala sa pwesto yung kanyang left thumb. Nakita po natin yan on video kung paano sumunod yata siya noon eh kay Danny Ildefonso. No? Lumipat yung parang napunit yung kamay. Oo, talaga. Kitang-kita mo, wala sa lugar yung kanyang patakihin na lang si Valdavid. Tumuling niya sa shot na. Sabi, 7. Valdavid almost travel. Ito, wala ng oras. Tumira ka na, maubos na yan. Ayun, na-shoot. Muntik pong makalason. Hindi na po, hindi na umabot. At ang labang po ng kupunan ng Mobiline is at 14, 47-33 at the end of the first two quarters. Ang kupunan ng Ginebra, naghanap ng paraan para makakabalik dito. Dito po sa second quarter, nangyari, nakita na natin, pinasok si assistant playing coach, no? Si playing assistant coach, si coach Alan Graydick. At medyo yung first three attempts niya, hindi pumasok. Medyo minamalas pa rin. At, pero maganda nangyari naman sa inyo, four fouls na itong si Andy Siegel. Kaya nga lang, tambak pa rin eh, 47-33. Parang wala rin. meron pa isang point doon na doon sa depensa eh, parang napufrustrate na yata kayo eh. Ano bang tumatakbo sa isip nyo ng mga panahon na yon? Kasi yung katulad yung isa, yung pag-drive ni Eric Reyes. Yun, eh. Oo, biglang gumaling bigla si Eric Reyes. Eric, kasama na si Eric eh. Pero parang frustrated na ba kayo at this point? Yung nangyari doon, parang sobra namin inaano si Andy yung dalawang malaki. Kaya yung iba, nakakalusot na papabayaan. Oo, ikaw nga bumabantay noon eh. Ikaw pala nagpabaya. Pinalusot na, pinaul pa. Pero ano nang medyo nawawala na ba kayo ng pag-asa nung ganito? Kasi kita nyo, parang gigil na gigil itong Mobiline eh. Talagang ready silang talunin kayo nung dito sa first half, ha? Kasi ang ganda pati yung shooting percentage sila. Oh, defense 55%. Yun, oo. Ano kayo, anong lagay niyo noon? Anong naisip niyo noon? Sa amin naman kasi sanay kami sa ganun. Sanay kayo sa tambak. Sanay sa tambak. Kumbaga sa pita eh, sa pelikula nagpapabugbog muna sa umpisa. Kaya mga yung mga nangyayari doon. So
Hindi pa kayo kinakabahan? Hindi naman. Kaya lang, yun nga lang ang pangit. Kasi parang ang hirap, di ba, pagdating sa endgame. Parang kailangan mo talagang... Laki ng habulin. Oo, pumukpok ng gusto eh. Not unlike pagka-umpisa pa lang, di ba? So, yun, parang sanay na lang talaga kami siguro sa ganun. Medyo na... Alam mo naman, pag nasimula ni Balshit yan, tuloy-tuloy na yan namaya. Okay, tignan natin, makabawi kaya ang Barangay Ginebra pagdating sa ating second half. We'll take another short break. Pagbabalik po namin, papanoorin na natin ang third quarter action. Nagbabalik po ang PBA Greats at syempre dahil ang title ng show natin, PBA Greats, kasama natin tatlo sa mga great players ng PBA dati, Noli Loxin, Val David, at syempre, Richard De Rosario. Sasama ko na sarili ko, ako host eh. Di ba? At, alam mo, bago natin pag-usapan yung papasok na ng third quarter, no? Kasama natin yung mga dati, mga teammate nyo dito sa team na to. Tulad si ano, si Wilmer. Ano ba ginagawa ni Wilmer ngayon? Nakaupo lang, interest sa bago lang. Interest ng interest. Ganun ba? Pero mga galit, ha? Totoo yun. Maganda palang negosyo yan. Sino pa ba nandyan? Si Benny. Benny Cheng. Si Benny. Yun. Furnitures. Aba, maganda yung kita dyan. Ha? Mas malaki pa yung kita niya ngayon kaysa yung sweldo niya dati. No? Pwede. Sino pa ba? Si Merwin Tosnelo. Oh, wag kayong bibili ng kotse rin. Buy and sell. Wag kayong bibili rin. Bakit? Tatagasan kayo ng langis. Baka nga, speaking from experience ka. Maraming binenta sa akin yan eh. Ito, si Elmer Lago naman, nasa States. Shuttle yata siya eh. Oo, bilas ko yun eh. Si Elmer. Kapartner mo rin si Dwight, di ba? sa bar. Si Elmer, okay, doing good rin. Build and sell ng bahay. Hindi naman kagaya nung kay Merwin. Hindi, wala. Tagas sa bubong yung dito kay Elmer. Ito, papasok na tayo. Tamba kayo dito ha. First half. As usual. Ano nangyari sa dugout? Kung natatandaan nyo pa, alam. Galit. Galit si Noli. Noli ang galit. Wala ka nang ginawa nung first half. Ikaw pa galit ako eh. Kaya galit ako. Kaya wala ako na shoot. Okay. Ano bang mood dun sa dugout nyo nung halftime? Medyo madilim nga yung mood dun. Pero sabi lang ni Coach, pagkakatanda ako ni Coach Rino, ano lang. Maidikit lang yung game muna eh. So, tas yun. Matsan yung aggressiveness nila. Kasi talagang makikita mo dun sa game, talagang parang walang kalatoy-latoy. So, yun. Matsan lang yung aggressiveness nila. Tas maidikit yung score. Okay. Tignan natin kung ma-match nga ng Barangay Ginebra ang aggressiveness ng Mobiline at kung makadikit sila pagdating ng third quarter. Ito mo ang bayan ng superstars kung saan pinanonood natin ang last game ng quarterfinals. Hinihintay natin dito ang susunod na semifinalist as Ginebra unable to break the press again. Ayun na naman, ano? So kada ka-open pa lang po ng ating third quarter, kinailangan kagad tumayamot si Van David dahil wala na siyang magagawa. Na-trap na siya ng depensa ng Mobiline. Ang naubos nila doon, ayan, 8 seconds na lang ang shot clock nila. So ang laki na nang naubos din sa kanilang shot clock. David forced to take a bailout shot. He misses. Yun ang problema, no? Forced to take yung mga low percentage shots kasi yung press, nasira na yung rhythm nyo dahil kinain na nila yung shot clock nyo. Ayun, tumbok na tumbok mo yung pangyayari ko. Ito, tumbuhan na naman. Yung numero on, again sacrificing himself. At yun ang maganda, oh, si Mardo will pick up the rebound. Wilmer Ong will try to push the lava out yung kanyang sweet spot. Aquino will pick up yung missed field goal. Yun ang ideal situation for Ginebra. Ayan pa, ideal situation. Noli Loxin to connect, ano? Iniintay natin yung explosion niya. Remember that he is averaging 17.5 points per ball game. Dito meron lamang sa 9. Fall away, wala. They're looking to Alan Gaidic, no, para doon sa kanyang mga puntos. Especially when you need a veteran sa mga ganitong klaseng close games. Yung hinahanap kay Alan kanina, yung instant offense niya, pero wala pa po sa ngayon. Pasa na naman, same play. And Andy Siegel, plus one na naman. Malaki Eric Reyes. And Siegel motioning to the bench. Tama yung sinayang po kanina. Masyado sila nagtuon ng pansin kay Taulaba that they totally forgot that they were up against five people. Not only at Taulaba. Yes, and the way this team is playing, kahit wala si Taulaba, wala siya sa loob ngayon, pero ganda pa rin ang nilalaro nila because they're playing as a team. Kaidik, the assistant coach, the playing assistant coach in the ball game.
ito. May magandang compliment dito kung magagamit ng Limardo. Alan Gaelic is free. Alan Gaelic shoots. And he misses. Ando Siloxin. Pinwersa sa ilanin. Siegel will pick up foul number 4. So this is a major, major turn of events. Napakaagang 4 fouls doon dahil itong si Andy Siegel is playing well on defense, playing well on offense, giving up the assist pass. But this time, big problem because he has 4 fouls. So labas ka muna, eh matatagalan bago siya makabalik. Ang problema, pagbalik pa nito, ganito pa rin siya kainit. Ano? Dahil talaga forsado siya umupo ng matagal sa bench pagka ganyan na sitwasyon. So hindi magagamit ni Eric Altamirano ang kanyang vaunted Twin Towers. Pero ito ang chance para sa mga kagaya ni Brian Cahol to shine. Isn't the free throw, isn't only Loxin. Loxin, yes coach. At ito rin ang chance para sa Barangay Ginebra na umusad ng konti dahil 17 point lead na to. So with Andy Siegel who's playing well na naka 4 fouls, eh kailangan sila naman ang medyo mag-rally rito. Valdavid is back into the ball game. Nakapick up ito ng 3 quick fouls kanina. Yes, marami-rami na nagamit na tao ni Coach Altamirano dito. Trying to maintain ano, the intensity they want on defense. Sampuna yung binubuhin niya. Back-to-back, 3-point baskets. And Lago rings the bell from PLDT range. Tama ka no, kasama Chino. Maring yan ang sagot. Ayan, oh! Ayan pa isang sagot. At ngayon, nabubuhay na ang Barangay Ginebra na parang nakatulog kanina sa first quarter. Ito na yung sinasabi nating crowd, ano, na-involve na sila dito dahil gumanda ang laro nitong si Elmer Lago. And Alan Gaidic, pag ito dinidepensa mo, napakadami niyang court sabi. Ano mo talagang gayon na sa laro? Okay, pag-uusapan natin. Alan Gaidic and his all court sabi. 36-23 ang score. At yung court sabi na yun, ano lang yun sa Tagalog eh. Gulang, ika nga, no? Yun, lang magur si Alan. Ayun. Ayan, napapandahan ko pa. Hindi lang makita ni Alan yung stroke niya, but ito si Alan Gaelic. Once he get the feel of the ball, pumanta na kayo, sasabog at sasabog yan. Tsaka antipid sa kilos niya, ano? Yung kilos niya, walang nasasayang talaga dito kay Alan Gaelic. One of the all-time best dito sa liga. Taulaba. Taulaba, first field goal, and it came with 5:35 dito sa ating second quarter. Yung sinasabi natin sa depensa ni Marlo Aquino, no? Inatrasan siya ng inatrasan ni Asi Taulaba, eh wala siyang magawa dahil hindi ko alam, mahina katawan nito o talagang magaang lang siya para kay Asi Taulaba. Ito na naman si Taulaba, faking, and he gets 2 quick baskets at the almost same position. Ito, ang laki na ng problema, no? Nakascore na ng 6 points but nabawi naman itong Mobiline sa kanilang mga pasa ni Taulaba. At saka hindi maka-opensa ng ayos itong Barangay Ginebra dahil sa backcourt pa lang sinisira na ng Mobiline yung kanilang opensa. And again, a forced situation. Loxin kicking it out pero sa kamay ni Solis na naglag. Open is Francisco. He can take this anytime. Eh dapat itinira na. No? Eh, libreng-libre na siya. Para alam niya yung finishing kick mamaya, kailangan sariwa pa ang makapaan niya. Pwede rin yun. Tsaka he's trying to avoid these fouls. Ayan na naman siya. Puro gulang. Hindi na tumalun yun, ha? Pwede ba pag-aralan yun? Paturo tayo kay Alan. Ibang klase yung goals. Oo, oh, hindi na tumatalo. Wala. Iyan ang Alan Gaelic that we know. At saka iyan ang talagang scorer. Ayun ang mentality ng scorer. Oh. Si Taulaba. All away. That's short. Rebound na ito. Nagkakaroon ng, again, signs of life. Itong kupunan ng Ginebra. Yung sinasabi natin na sa coach, you set mini targets, Kaidik. Wala, hindi talaga niya makakuha yung range na ba. Pero mabuti rin yung ginagawa ni Alan Kaidik. They're trying to look for other offensive options. So, alam niya, ayun, sabi mo, bukas. Al Solis is open at pagka tumitira ng ganun yun, parang nakikita mo nang darating at darating, hindi mo mapipigil. Alam mo, pagka hindi ka na, wala ka sa mukha ni Al Solis, pagka tinitira niya yun at malayo ka, ilista mo na. Ayan, still looking for his first field goal. Nolly Loxin and Al Solis. Yan ang talagang masasabi natin na ginagawa. I remember noong 1992, at sa champion nyo lang yata yun, eh, ngayong Swift, no? Nandito kami, may parang sports fest kami sa Vintage Sports din.
Eh, katatapos na ng championship, may bakat-bakat pa nga ng champagne doon sa sahig eh. Alam mo siya, nakita ko una nagsushooting dito, wala pang foul. At actually, swerte pa rin si Bandabi dahil mayroon na siyang tatlong foul. Hindi siya natawagan ng foul. But on the other hand, pagbalik, hindi siya yung naging cost over. Still again, si Lago naman at si Alan Kadig ang nagtulungan doon. Kailangan, ano lang eh, no, kung mabababa nila to 10 points sa pangalaking bagay. Eh. We're talking about Ginebra dito. Oh yes, and there's only 2 minutes and 6 seconds left dito sa second quarter. Eh, uti-uti. Ayan, si Noli Loxin. Maaaring ito na nga, umpisa na kanyang umpensa rito. 2:03 na second quarter, dumating yung kanyang first field goal. Ito si Asi Taulaba, eh, parang point guard ang laro ngayon, ang galing sa labas. Hindi na mahirap sa kanya pag kumakat siya dahil ang laban. On a fall away, nandamit na. Kamay nito si Jeffrey Carriazo. He had 10 points doon sa first quarter, 0 dito sa second quarter. Natarapasa ni Alan, eksakto! And delivery completed. That's Alan Gaiding for you. Yun ang mahirap eh, yung sinasabi natin. A player who can hurt you in so many ways. Either shooting or passing, yes, coach. Maganda yung recognition doon ni Wilmer Ong dahil nakita niya, nahuli itong si Asi Taulaba sa pagbaba. So, kumat siya, alam niya, bibigyan siya ni Alan. Whoa. Again, a steal, Carriazo. Ito na, Wilmer Ong, tama ang desisyon. Huwag madaliin. And that's a sign of maturity dito kay Wilmer Ong. Ha? Kung dati-dati, bibirahin niya na yun. Yes, at meron signs of tiredness dito kay Asi Taulaba dahil nahuhuli siya sa pagbaba. Pinaligan ni Noli Loxin ang bola, forcing the issue. Carriazo putting on the Jets. Sinakyan Elmer Lago. Takedown on Jeffrey Carriazo. Ibig sabihin, pagka maganda umpisa mo, 60%, malaki-laki na chance mo. Oh, dahil pagka ganun, eh, nakaka-pattern dito. Nakakapunan ka. So meron kang parang allowance, no? Yes. Kung mag-deep man ang ballgame mo, giveaway 8, 6 points at least, no? Yes. Pwede ka pang bumawi ulit. Loxin, bubundol. Loxin. Nakapaka niya si Asi Taulaba. And he apologizes to Taulaba ng kanya. Wala naman siyang choice eh. And yes, yun ang quick thinking no, sa mga players na katulad ni Lolo Loxin. Yes, in-anticipate actually ni Asi Taulaba. Alam niya, bibigyan siya lang gano'n. Pero malakas lang masyado talaga yung bato ni Loli. Tibagan pa nga po gusto mo. Lolo Loxin losing his footing. Nadulas eh. Yes. Lolo Loxin is slow in getting up. Compound na kawang ni Alan Gaiding. Alan Gaiding tripping itong si Patrick Fran. Ito si Patrick Fran, makikita niyo merong yung kanyang left thumb is heavily taped, no? Nakatape yan kasama sa kanyang wrist halos. Last November eh, napunit eh, yung nawala sa pwesto yung kanyang left thumb. Nakita po natin yan on video kung paano sumunod yata siya noon eh kay Danny Ildefonso. No? Oh. Lumipat yung parang napunit yung kamay. Oo, oh, talaga. Kitang-kita mo, wala sa lugar yung kanyang talaga. Yan ang matakihin nila si Valdavid. Tumutingin sa shot lang. Sabi, 7. Valdavid almost traveled. Ito, wala ng oras. Tumira ka na, maubos na yan. Ayun, na-shoot. Muntik pong makalason. Hindi na po, hindi na umabot. At ang labang po ng kupunan ng Mobiline is at 14, 47-33 at the end of the first two quarters. Ang kupunan ng Ginebra, nagkarap po ang bayan ng superstars kung saan pinanonood natin ang last game ng quarterfinals. Hinihintay natin dito ang susunod na semifinalist as Ginebra unable to break the press again. Ayun na naman, ano? So kada ka-open pa lang po ng ating third quarter, kinailangan kagad tumayamot si Bandabin dahil wala na siyang magagawa. Natrap na siya nung depensa ng Mobiline. Eh, ang naubos nila doon, ayan, 8 seconds na lang ang shot clock nila. So, ang laki na nang naubos nila sa kanilang shot clock. David, forced to take a bailout shot. He misses. Yun ang problema, no? Forced to take yung mga low percentage shots kasi yung press, nasira na yung rhythm nyo dahil kinain na nila yung shot clock nyo. Ayun, tumbok na tumbok po yung pangyayari doon. Pagkuhan na naman, Wilmer Ong against sacrificing himself. At yun ang maganda, oh, si Mardo will pick up the rebound. Wilmer Ong will try to push Taulaba out yung kanyang sweet spot. Aquino will pick up yung missed field goal. Yun ang ideal situation for Ginebra. Ayan pa, ideal situation. Noli Loxin to connect, ano? Iniintay natin yung explosion niya. Remember that he is averaging
15.5 points per ball game. Dito meron lamang sa 9, dito meron lamang sa 9, tatalang 6 na puntos. At kung titingnan mo yung pako ng depensa ng Barangay Ginebra, they're giving the Mobiline guards enough space, no, and enough time to work with, no? So madali makapasok at wala masyadong pressure itong mga guardia ng Mobiline. Komportable. Ariaso, loader, wala. Aglokino, two quick rebounds, so two straight rebounds. Ito, hinahanap ng kapunan ng barangay Ginebra na maka-break dun sa double-digit barrier. And Wilmer of surprises Taulaba with that attack from the left. Left hand yan. Nakatili mo kaliwete yan. Oo, pero ano na yan. Nag-aaral na rin siguro mga liwa yan. Dahil mga liwa yan. Mga liwa ng tira. Magagalit yung asawa niya. Nabait-bait pa naman ang asawa niya. Jane ba pangalan? Yung ambidextrous na sabi natin. Taulaba, ang ganda ng picking out niya. Capasso is open. Capasso misses. At ito, pagkanasun ito ng kupunahan. Oh! Yun sinasabi natin. Pagkat yun, turnover rate na rito sa labang ito. Pagkukumara rito sa assist niya dahil ang taba. Ito, steal, completed. Pagkabit. Pinahiraman tira kung nadali niya yun. Will mark a big comeback para sa kupunahan ng barangay. Basta barangay Ginebra. Tigers going at it, and that was brought to you by Smart Bill Fashion Express. Get it, use it everywhere. Yan po si Baldavid at saka si Patrick Fran. Eh, bahagi ng napaka-rich tradition ng University of Santo Tomas sa pagbibigay ng mga matataas na kalidad ng mga manlalaro, no, sa PBA. Yes. Pero ibang lista, meron ka dyan. Even yung assistant coach ng Mobiline, alam ko si Bongsoto. Si Bongsoto nato, UST, di ba? Oo. At saka yung, siyempre, si Gerard Francisco. Ayan. UST, no? Coach ng Tagboy na nag-iintay ng laro sa Yates. Hindi na UST. Yung mahabang buo? Yung mahabang buo, oo. Pwede kaya doon nung nag-aaral sa UST yun, ang mahaba ng buo? Siguro hindi na CFP. At-athlete, baka na-accept. Bagabit, ilagdag ang bola kay Loxin. And Loxin, ito, alam na ni Loxin na kailangan na siyang umatake. Na-apply na pressure nila kanina sa backcourt, hindi ko masyado nakikita dahil dapat naman, ano, itong Barangay Ginebra, nakapag-isip na rin paraan para masalo yun. Pontik na naman madali yun, no? Mag-iiba complexion ng larong ito. Ah. Basta dumikit ng mga 6 na puntos itong Barangay Ginebra, ma-i-involve na itong katakot-takot na fans nila na dito sa loob ng field sports. Hinihintay natin ang comeback. Valdebit exercising better judgment. 3! Ilista muna! Another shot from PLDT. And Barangay Ginebra is back in this ballgame. Mobiline in a bit of a trouble. They're up by just 5 points. Barangay, nagbalik. Ito, kinatatakutan na ng Mobiline dito eh, dahil na-involve na yung crowd. Eh. Nakita natin, biglang pumutok ang mga sigawan dito sa loob po ng field sports kanina. Dumikit itong Ginebra ng 5 puntos na lang. At ang sinasabi natin, ano ba eh, hindi pa ganun ka-ganado yung ating mga kabarangay dito. Hindi pa nagsisigawan ng ganong kalakas, pero may babayan to 3 points. Sasamog yun ng field sports arena. Ako, sinasabi natin yun ang iniiwasan talaga ng Mobiline. Setting up Valdavid is Loxin. He's open. Valdavid. Balik po sa 5 puntos at ito, importanteng stop ito para sa Barangay Ginebra at importante naman pamatay sunog para sa Mobiline. Ito po ang kainitan ng Sudden Death Wednesday dito sa Field Sports Arena. 5 seconds to shoot. Capasso. Capasso against Aquino. Wala. Rebound ako ni Capasso. Ito, one of the toughest guards talaga dito sa ligang ito. In every way, ika nga itong si Glenn Capasso. Hindi naman mataas tumal. Hindi naman mabilis tumakbo. Pero ang hindi, no? Yung impact na nagagawa na sa game. Patrick Fran. Ako, yan ang mabigat. Oh, okay. Double B3 free throw shots. From outside. Ayan! Muntik na! Last touch. Sino? Sabi ni referee ko niyan. Sino last touch? Kanino? Dito na ako sa kulay pula. Barangay Ginebra ang bola. Pero kumalog lang yung tira ni Elmer Lago. Ha?
Alan Gaydig is in the ball game as expected. Pinultan si Valdebit. So sino magpupoint guard dito ngayon? Si Elmer Lago. Elmer Lago. Dahil meron pa rin silang isang leading partner. It's on the outside. Alan Gaydig. Boxin. Isolation. Boxin. Atake. Ayan ang takke. Ayan ang takke. Ayan yung lakas na wala si Marlo Aquino. Nandito naman kay Noli Loxin. Ano kung lakas ng katawan ng pag-uusapan natin. Swinging the ball around, Mobiline, Carriazo. Carriazo floater, Carriazo misses. Rebound back to Penta Paso. Galing talagang pumik ng spot ito, you know? Hindi ko saan malalaglag yung ball. Oo, magandang break yun para sa Mobiline, ha? Open is Patrick Frank. And he loves to make a shot from the outside. 14 points, his second from PLD, the long distance range. Ayan na naman ang foul. Ayun, ang assist yung galing kay Asi Taulaba dahil nakita niya yung double team na dumating sa kanya. So, find the open guy, si Patrick Fran po yun. Might be a blessing in disguise, no, of some sorts para sa barangay Ginebra. They can seem to get going, no, kung good sa pag-atake ni Van David. Ito, bola, nakukuha ni Asi Taulaba. Yung mobility ng big guy, eh, ang laking bagay. Yes, at binalik na si Andy Siegel, pero gusto gawin yung kanina ulit. And a steal. Nabasa na. Protecting a 6-point lead, Mobiline. Pero ang momentum ngayon na sinasabi natin, has swung to Barangay Ginebra's favor. At penalty na itong Mobiline. 6 fouls na rito sa last quarter na ito. Turning sa baseline, Luxin. Mahirap na tira. Agawan sa bola. Last touch, Andy Siegel. Yung aggressiveness ni Noli Luxin ang nagbibigay buhay sa kanila sa ilalim. At kung titignan mo yung height difference nila, siguro mga 4 inches or more, ano, ang laki ni Andy Seager. Pero nauunahan siya sa pwestuhan itong si Noli Loxin. Noli Loxin, bumangga. Noli Loxin, ang ipento ng tira, wala. And Asi Taulaba. Yun lang, eh, no, na may isa may tendency si Noli puwersahin, eh. Pero yun talaga ball, yung laro niya. Tama ka ron. Sinasabi natin, baka si Sincha pinipuwersa tira. But that's where he's comfortable. Talaga nanunuwag, eh. Talaga ang style ng tank. Meron pa naman tanking ng iih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 
it up. 56-48 ang ating score with 4:38 remaining. Ito kumuna ng Mobiline. Ang ikta. Tapat na tira, wala. Ito si Taulaba. Taulaba will take that and put it back. Siyang na rebound na yan. So on his way to another double-double. One more rebound. Eh, matagal pa pong oras. Sayang, no? Nagkakaroon ng chance ang Barangay Ginebra. Pero itong Mobiline talagang came in prepared for this ball game. Oh yes, mentally and physically. Yan pa. Alan Kaidig. Hindi umubra yung gulang niya kay Patrick Tran. As Patrick Tran anticipated, Taulaba, humdura sa ilalim. Taulaba! Wala. Escobar. Yan ang sinasabi ating value ng Escobar. Yes, at alam mo, nangyari doon kay Asi. Minadali din niya. Pwede niya i-pull out yung bolang yun. Dahil tatlo ang kalaban niya ron. Loxin, nakawag ka naman ang traveling. At hawak-hawak ni Andy Sigil yung ilong niya. Tinitignan niya kung matangos pa. 10-point lead. Bumaba na ito. Pinagpapag naman eh. 4. Nako, ang tira ni Asi Taulaba. And Asi Taulaba knows that he can take the Ginebra defense anytime. Yun ang sinasabi natin kayo ibigay sa kanya kanina, yung confidence of taking those shots to sa painted area. Nakita natin sa umpisa pa lang, first, second, or first minute of this ball game, matinding press na yung nilaunch nila. Kaya so, change of direction, pinakain ang bola. But they have 10 seconds to shoot. Yes, and Carriazo keeps his composure, which is good for Mobiline. Taulaba. Taulaba is blocked. Ayan, mukhang magandang impact yan, ano, yung kanilang defensive play na yun. Pwede gawin puhunan ng Barangay Ginebra. Ito ang tao na kailangan mag-take over. Kanina pa ginagawa ni Noli, dapat kanya magagawa. Marlon will now have to take over, but he gets overpowered. Yun itong si Asi Taulaba sa paint. Yes, pagdating ng mga malalaki at malalakas na mga sentrong kamats niya, eh, yun nga sinasabi natin, na overpower siya. Solis is open. Jale Escobar picking up another rebound. Si Jale Escobar pero na nadadampot na tatlong rebounds.
rin si Alzolis, continuing the defensive pressure being applied by Mobiline. Ayan, napasimado na itutulak lang ng palabas. Yan ang problema ni Marlo. Saka, kapansin mo yung hinga ni Marlo. Pareho sila ni Asi Taulada. Down to 9 points courtesy of Elmer Lago na meron ng 19 puntos. Si Elmer Lago is close to his career high of 22. Patrick Grant, wala. Grabe yung digdigan sa ilalim. Parang resting eh. Parang nanonood ng grapple main eh. Yung WCW natin. Oh, pero maganda niya yung mga referees, no? Yung mga ganong klaseng mga contact. No? Wala namang nadi-disadvantage. Eh, talagang pwede nang ilan ko yun. Open is managing and he responds from the outside. Ayan ang kasarapan ng Ginebra, no? Yung mga, sabi sa inyo, yung mga maliliit na shots na gano'n can hurt. Lalo na sa yung mahaba ang laro. At saka yung parang yung karakter ng Ginebra, yung never say die, no? Kahit na lamang ang kalabang, eh, talagang pokpok lang ng pokpok. Mary Cheng. Ayun, ang i-credit niya naman yung Senator Jaworski para ko sa karakter na bilginit steal niya rito. Taulaba gets it. Taulaba gets Alan Gaidik. Taulaba forcing the issue. Pero ang tapang ni Alan Gaidik, parang tumayo siya sa harap ni Asi Taulaba, tapikin ang bola. Planning Alan Gaidik. Pero huwag niyo sabihin matanda yan, ha? At papatayin kaya katulad mo tik na makalasa si Alan. Not his night, at least up to this point. Well, naibaba ng Barangay Ginebra hanggang 5 points yung lamang ng Mobiline. Pero after that, bumabalik ulit sa 7 hanggang 9. Ayun, si Marlo Aquino seem to be tired. Ipapasabihin ng mga nanonood, parang mapapagod niya, hindi naman sumishoot. Pagka ikaw bumabangga kay Taulaba o ikaw ang binabangga ni Taulaba, mapapagod ka. It saps your power, no? Sigurado yun. Yan ang sinasabi natin, itong napaka-physical aspect ng basketball. You have to be strong enough to survive yung PBA jungle. Yes, and that's good pressure being applied there by the defense ng Barangay Ginebra. Napuwersa nila, Taulaba magkamali. Eto, bibigyan nila ng isolation si Benicek against Cariaso. Pero may double team doon. Uncheck foul against Cariaso. So, ang kukunan ng Mobiline will have the final say dito. Pero manageable, very manageable pa itong sitwasyon na ito para sa Barangay Ginebra. Kung papasok ang dalawang to para kay Benny Cheng, eh, anim na lang po ang lamang ng Mobiline. Yeah. Benny Cheng showing us his steady hand from the free throw line. Ito po si Benny Cheng, produkto ng NCAA sa Mapua. At alam mo, ang huling nilalaro niyan sa PBL din. Hindi pa ikaw commissioner nun, yung casino. Yung si Blue Base Team. Ang casino, no? At si Benny Cheng, 6.3 points per ball game. Pero ang ibinibigay niya sa'yo, yung intensity niya. Yes, at saka contribute din siya, no? Kahit paano sa kanilang opensa. Cariaso, stops and pops. Wala, rebound to Cheng. 2 seconds to shoot. Dapat na ni Elmer Lago! Konti na lang! Konting na makalason! Pero ang kumunan po ng Ginebra, hindi pa umaayaw. Down by just 7 points at the end of the first 3 quarters. 60-53 ang ating score. At yan po, napanood nyo naman, mukhang nagbunga na talaga yung galit nitong si Noli Locsin. Dahil after 3 quarters, nakascore na siya ng 6 points. At, mas marami pa yata yung turnover ko sa points ko eh. Era nga, pero dumikit na kayo dyan dahil lang score after 3 quarters, 60-53. Mukhang pinagtitira nyo na yung kalabang, kaya kayo, kayo nakabalik. Pero Val, meron ka napapansin kanina eh. Doon sa habang pinapanood natin yung game, tuwan-tuwa ka kay Marlo Aquino. Bakit? Tumatakbo eh. Saka agresibo, humihingi ng bola, mapalakpak man gano'n. Eh. Ngayon. Ngayon, palayo na eh. Ito na, ito, bumabalik na. Itong Barangay Ginebra, dahil nga pumapalakpak pa rin si Marlo Aquino. Tignan natin kung magpatuloy ang galit ni The Tank at itong si The Flash. Eh talaga nga, i-lead na itong Barangay Ginebra para makahabol na ng tuluyan dito sa Mobiline. Fourth quarter action na po sa aming pagbabalik. Okay, ngayon, pupunta natin ang Ginebra. Sinasabi natin kanina, it will all boil down to desire. Pinalik nalang si Valdavid na on and off dito because of early foul trouble. Arsolis attacks. And the veteran taking over. Yun ang value of having a veteran. Yung battle scarred veteran such as Arsolis.
Yes, ano eh, asa-asa na sa gira. Alam niya kung hindi discount eh. At kung kailan. Marami ang tarihin nila si Alan Tushu, but Alan still cannot find the mark. Pero kailangan nila pagkutuloy niya. Ano yung confidence nila? Ano yung confidence nila sa kanilang assistant team? Sa kanilang assistant coach? Yes, actually, anytime Alan is open pagdating sa 3-point shot, bigyan mo ng bola. Yun, si Nori Loxin. Si Loxin dahan-dahan ang nagigising dito, has 10 points in the, their last game. Nakascore po ito ng 21 puntos. Ang kulang dito para sa Barangay Ginebra, yung scoring ni Marlo Aquino. So far, nasa fourth quarter na po tayo. Apat na puntos pa lang pala itong si Marlo. And that's 14 points away from his usual average of 18. Long rebound, kinuha itong si Siegel. At wise decision, ikot tayo. Yes, at pati sa rebounding, umaangat na rin itong Mobiline na talagang strength nila. So, ang dami nilang second attempts ngayon out of their offensive rebounding. Papasok ulit si Asi Taulaba. Yung kanina sinasabi mo, balikan natin coach, na yung si Eric Altamirano digging deep into his lineup, kinabit niya napakaraming mga players. So, meron sa mga sariwang players. At dahil nakakapamuhunan siya ng maraming puntos kanina, eto, may opportunity sa sampulin pa uli yung tao niya. Fourth quarter na ito, ha? Yes, ang maganda rito sa mga gwardya ng, ano, ng Mobiline, they all work so hard, ano, from the backcourt. Talagang hard worker ang mga gwardya niya. Yeah. Oh, ito ba si Siegel trying to stuff that one in. Pero hindi na ako ni Siegel yung grip do sa bola bago na subukan yung kanyang putback. Pero mahirap yung ginagawa ni Andy Siegel na yan. Ha? But sometimes kailangan eh, kunin mo na lang ang bola at ibalik mo. Benny Cheng sinaw-saw yung kanyang balikan. And a foul against Carriazo. Carriazo, one of the better defenders of the league, is having some problems against Benny Cheng. Pasok nila ngayon sa loob si Elmer Lago. And he is the best option, no, to shoot or to score. Kanyang 19 points. Benny Cheng again. Binigay kay Loxin sa labas. Labot siya ulit. Ball David. 10 seconds to shoot. Benny Cheng will escape. Benny Cheng who scores. And Carriazo namang problema. At sinasabi natin kanina, itong Benny Cheng is basically a defensive player. Pero hindi pala ganun nito si Benny Cheng. Ina-isolate pa siya ngayon. Ngayon, nag-commit lang nga ng foul against Jeffrey Carriazo. Sumobra intensity, binangga niya agad si Jeffrey Carriazo. Hindi pa nakakapwesto eh. Oo. Nasa harapan ng tatlong referee, huling-huli. Ito, Benigo Tutaw Lama against Escobar. Ito mabigat dito, no, yung mga fouls na ganito, ilalagay ang upunan ng Ginebra, too early foul robot. They already have three. So, wala pang tatlong minuto na tatopyas dito sa ating fourth quarter. Kaka-problema ng Ginebra ngayon sa matchup kay Asi Taulaba after Wilmer Ong, walang makamatchup sa kanya physically, no, against the strength and the size of Asi Taulaba. Ganda ng pasa na yan, eksakto! Bigyan natin ng S, guys. Ayun, sinasabi natin kanina kay Al Solis, knows what to do, when to do it. Kanina, yung slice niya sa basket, ngayon naman yung magandang assist. Yun ang value ng veteran na si Al Solis. Yan, Benny Cheng, spinning. Ang kanyang tira, wala. At masyadong nasarapan sa tira niya kanina. Oh, and can you imagine, ano, ang naging option ng Barangay Ginebra, eh, yun na lang si Benny Cheng. Magiging rough ang laro. Oh, may mga sibling na sikuhan dito. Nasteal by Lago. Lago will try to complete. Lago! Bonding na! Ito talagang bright spot para sa Barangay Ginebra. He is the lone bright spot for 19 points in the ball game. 4 3-point shots para kay Elmer Lago. Ngayon, maglaro sa text ito eh. Pati pato, pati panabla na si Coach Rino Salazar. 9 minutes remaining in the ballgame. Pasok na si Marlo Aquino. Unproductive night para kay Marlo Aquino. So, Marlo Aquino must take charge. Yes, and kasama naman niya dito actually si Elmer Lago. Eh dapat eh, if they're connecting outside with the hits, with the 3-point shots of Elmer Lago, mas dadali sana ang buhay niya sa loob. Pero ngayon eh, apat na puntos pa lang din dito si Marlo Aquino.
Ngayon pong mga oras na to, sigurado ko buong Pilipinas ay nakotoon dito. May mayaman, may mahirap. Welcome po namin kayo. Ito ho ang Barangay Ginebra. At hindi lang yung mga kapatid natin dito sa Pilipinas ang gusto namin batiin. Pati ang ating mga kapatid nasa Amerika. Napapanood tayo through EABC. At kami po ay nagpapatuloy ng pagpabigay sa inyo ng paanyaya. Ito po ang ating regular schedule ng PBA sa Wednesday. Magandang umaga yata ang bati doon sa kanila. Open is Solis. Ayan na naman! And if we will have to pick an impact player in this ball game, it will have to be Al Solis. Yes, at ang pinakamasakit doon, mauubos na yung kanilang shot clock. Ang binitawan, 3-point shot pa. Yun ang pinag-uusapan namin kanina ni Ryan. Isa rin, sabi ko, ba't ka ba nervous ni Nervios? Meron kang advantage, pero kung Al Solis, Glenn Capasso, mga veterano na pwedeng magdala sa team mo. As we see, Pablo Aquino, a field goal after a long, long while. Ang anim na puntos niya ron, pero ang magandang ginawa niya dun sa play na yun is he did not wait no for Asitao Lava to get into position. Pagtanggap niya, tira kagad. Ayan oh! Po! Oh! BLDT Reigns, back to back! Sino ba tinatawag yun ito? Sarap na sarap si Al Solis. Depensa na naman ang pag-uusapan. Oh, they're giving him those good looks at the basket. Eh. Alam mo naman, whether or not Al Solis is with the ball, eh, sigurado yan, trend yan kung natin ang trigger niya. Marco Aquino, ang ipagmundura, sinetap si Luxin, sinetap si Magdavid. Magdavid, na-answer. At ito, unti-unting lumulubot, lumalapad yung lamang. Ito, Taulaba. Tamang desisyon, yung maturity ng team na ito. Hindi nagmamadali, calculated moves, slowly but surely. Alam na nila ginagawa nila rito dahil talagang sineset up na lang kung sinong malilibre. That time walang double team pero tinawagan ng double dribble naman. Marlo Aquino responding to the call of his teammates na siya ay finally mag-deliver. Naka-score sa kanina ng field goal, ngayon naka-atake sa ilalim going baseline. But Marlo Aquino and his combination with Baldavid is still a far cry no? From their 32 points, almost 33 points per ball game combination. And nasa 11 points lang, make the 13 points for Marlo at saka si Baldavid na combination. So, laki ng dip, no? Yes, combination na yun. Ito si Marlo Aquino. Tama rin yung ginawa niya kanina. Pag tumatanggap siya ng bola, hindi na niya hinihintay na makapwesto itong si Asitao Lava. He goes straight to the basket. Ito naman si Baldavid, palagay ko ang naging problema nito, yung pressure, yung backward pressure sa kanya, kaya medyo nawala din yung laro niya. Very much in the thick of the fight, ang pupunan ng Barangay Ginebra, Asitao Lava, hindi niya matibag si Mando Aquino. Patrick Fran, short, Andy Siegel, binago ang bola, 1 second to go, muntik na naman makalason. And Andy Siegel, look at the hustle of the big guy. Oh, matutuwa ka talaga kay Andy Siegel kung ikaw ay Mobiline fan dahil dumadive talaga sa bola ngayon to si Andy Siegel. Yan ang sinasabi natin na maraming nagsasabi itong mga Pan-American, inaagawan yung mga ibang player ng opportunity pero bigyan natin ng pansin yung ibinibigay naman nila ang klase ng excitement no? At saka yung klase ng dedication that they have sa ball game. Oh. And it's like, that nullifies the shot. Tatawagan ng offensive foul si Benicek. Pinag-uusapan natin ganito si Glenn Capasso, how tough he is. Ano? So, tinatanggap niya talaga yung mga panggasa kanya ni Benicek. Sabi naman sa inyo, sa lahat ng titang nakita ko, yan ang matigas ang katawan. Sigil wala. Nakapura si Asitao Lava sa rebound play. Ito si Baldavid, setting up Lago. Ayan, ano naman po mga kaibigan. And you got to love Barangay Ginebra as they come back down by just 4 points with 5:50 remaining in the ball game. Yes, Elmer Lago po nakatala na ng kanyang career high. Oh. And what a big game. Short. At ito, nabuhay ang barangay dito. Isang reason kung bakit mahal na mahal ng tao ang Barangay Ginebra, hindi umaayaw. Hindi umaayaw at ang nagdala lang halo sa kanila nung sinasabi natin tagtuyot sa kanila. Ayan, isa yan, Benicek! Mukhang goaltending pero sisilipin natin ulit. As the referees said, it was a legit block shot ni Asitao Lava. So saving 2 points, Siegel. At ang
Saan pinag-uusapan ngayon yung tawag na yun, ano? Kay Benny Cheng. Tingnan natin kung tatawagan ang goaltending dapat ko si Asi Taulaba. Roll please. Tingnan natin. Tingnan yung maigi. Ay, mukhang ano, mukhang legit yung block. Mukhang legit. No? Ang tingin ko kasi kanina, baka tumama na ng board. Ay, tumama nga sa board. Oh. Tumama nga ata sa board. So, baka 2 points robbed from Barangay Ginebra. But, sabi ng mga ano, poetic justice. At saka breaks of the game. Oh, yeah, na, no? Masyado mabilis nangyari yun. Baka kahit yung mga referees kanina, hindi nila nakita kung tumama nga sa board o hindi. Meron ba ligang ganito kaganda? Ito po ang kagandahan ng PBA, ang bayan ng superstars. No moment wasted na kayo po hindi pagkaganahin itong ligang inyong pinanonood. Make no mistake about it, ito po ang Philippine Basketball Association on its 25th year. 71-66 at the score, Van de Beek from the outside. Wala pa rin si Van de Beek. May foul din si Benny Cheng. Clutch basket galing kay Jeffrey Carriaso, upping the lead to 7 points. Van de Beek. Kunting ka naman siya maipit ng trap to, no? Lago has 22 in the ballgame, spotting up, pero di siya makatira ng 3 points siya. Well covered na siya kaya, tignan ka paso. Loxin sidestepping. Loxin! Kontra kay Siegel. Itong si Siegel, hindi rin siya magwardyahan ng digitan dahil alam natin, foul trouble na to, pero ang galing talaga gumamit ng katawan ni Noli Loxin dun sa play na yon. Katawan, paa, balikan. At ang magagamit ni Noli, isa laki na eh, talagang tatabik ang Carriaso. 4 straight points. Ayan ang kagandahan dito sa Mobiline. Kanina, Alsolis ang kumaka na. Ngayon, ito naman si Jeff Carriaso. So, palitan sila ng responsibilidad dito. At yung mga players na merong championship experience, now taking over, taking charge. Yes. Marlo Aquino, spinning. Cannot find the opening, but he issues an assist. Para kay Noli Loxin, 4 straight points. Para kay Loxin, and si Loxin has exploded for 14 points in the ballgame. Ayan, malapit-lapit na siya dun sa kanyang average, ano, yung two-game average niya recently, I think is 17 points. But we're still looking for Marlo Aquino at saka si Van de Beek. We see the jet. Talagang jet-propelled yung paan ito si Jeffrey Carriaso. Oo, halos tinake over niya single-handedly dito yung kanyang tao, naiiwan. 6 straight points para kay Carriaso, a total of 22 in the ballgame. 7 to shoot. Good defense by Mobiline. Pasok Itseng. Excellent! Court vision. Loxin at yung Ginebra kung kailan patapos na. No? Sa kanila nakikita yung mga... Saka sila gumagalaw ng maganda without the ball. Alam mo naman ang tang Ginebra talaga. Pinakadelikado ito pagdating ng ganitong sitwasyon. Ano? Yung end game. Ayan o. Kahaponan ni Benny Cheng at si Jeff Carriaso. On 6 straight points from Carriaso. 8 to shoot. Taulaba. Taulaba pumihit. Taulaba smothered. Ito si Van de Beek. Fouled by Jeffrey Carriaso. Good foul as it prevented the breakaway by Van de Beek. Ito yung crucial possession. Hindi natin nakita kanina kung anong dinisign na play ni Coach Rino. Kundi ni Elmer Lago. O yun, maaaring si Elmer Lago. O Noli Loxin ang isa-set nila. Either way, puntahan niya ang full 2 points. Loxin pinaba ang tira. Ito na ang pinakamalaking comeback. Just a 3-point lead. And this is the Twilight Zone. And the last 2 minutes is brought to you by Winston, now in an international bag. Ito, patigas ang punang puso ito pagdating sa ganitong sitwasyon. And to use the words of the late Big Boy Bigson, this indeed is a carjack ball game. And that's a 24-second shot clock violation. Yung mga mahihina ang puso, uminom ng tubig, hubingan ng malalim. Ito po ang PBA at its best. Again, this will come down to a carjack ball game. Ang Mobiline hihingi ng kanilang 20-second timeout. And what a time for Ginebra to mount a serious rally or a comeback. Get Loxin, get Marlo. Go, go!
Okay, ito ang sitwasyon. Pumunta ka ba kay Luxin? Pero masarap dito. Meron kang pwedeng puntahan Lago. Meron kang Luxin. Si Marlo Aquino na pagod kanina is fresh, no? Nakapagpahinga siya na mahaba-haba. So is Baldavid. Yes, at ito si Marlo Aquino, pagkagaling niya sa bench, eh, biglang naging aktibo sa kanilang opensa. Kaya buong-buo na naman itong lima na nasa loob para sa Barangay Ginebra. Almost a turnover. Napakagusan itong possession na ito para sa Barangay. Tori Luxin. Against na ulama. Tori Luxin. Maligan. Marlo Aquino scores. And plus one para kay Marlo Aquino. Kaya nagtayuan yung buong Phil Sports. Nakita ko, para ang distribution ng mga fans dito, parang 80 to 20. Eh, ano pa yun, ha? Yung masasabi natin, galante pa ang manukat natin sapagkat noong nag-explode sila after this shot by Manlo Aquino, eh, tumayo yung buong Phil Sports. Ha? Yes, at sinasabi natin kanina, Manlo Aquino, kulang ang produksyon sa opensa. Biglang nag-makeup ngayon si Marlo. Rising to the challenge, the skyscraper. Unable to complete. So, Mobiline hanging to a very dangerous 1.3. Kapit mga kapatid. Ito sinasabi natin, every possession counts. Bawat possession dito, eh, parang ginto. Cariaso, block! Winning time! Ako! Bounty ka ba, backing yun? Ako, backing tayo. Nakaligtas yun, nakaligtas yun. That was a backing violation by ever so one. Coach, pero anyway, yun ang sinasabi ng breaks of the game. Boxing against Taulaba, spins, spins again! Wala! Tinawag ka ng foul. Foul. Sa hindi mo marinig yung pito. Yes, at napaka-importanteng break no kanina. This time, sila nakakuha ng foul. Papakita niya rito yung si Palpal ni Jeffrey Cariaso. At tignan natin dito kung meron ng backing violation as Nolly Luxin takes two free throws. Ayan, si Baldavid. Ayan, nag-cross. Bumalik. Nag-cross. So, mukhang meron. Ikaw ang coach, eh. pero kasama yan, kasama po yan sa laro. Kailangan tanggapin ng Mobiline. Coach, tabla na ang laban. Tabla na. Palakol po ang ating tabla. 77-77 with 42.1 seconds left in the ball game. At pinanonood po ninyo ang pressure-laden free throw shot. Dinel Luxin, and he responds to the call na mag-score ng go-ahead basket. Yes. Ito matitin sa karakter ng Mobiline. Ito, at ang, specifically ang karakter dito ni Asi Taulaba. Taulaba misses. He gets his own miss. Fouled by Benny Cheng. So they will have, and this is a good foul. Mga kaibigan, this is a good foul considering na to si Asi Taulaba. He's only a 60% free throw shooter and tonight, he is just 50%. Hindi lang yan, kasama ang Gino. He's going to take those free throws amidst the boost of this huge crowd. Ano? Ayan, naririnig na natin. So, dagdag na pressure po yan para kay Asi Taulaba. Mahirap dito magsabi pero sa itsura ng Barangay Ginebra pinapakita. Ito talaga ang koponan ng bayan. Taulaba! Yo! Pressure shots. Tabla na po. And ito si Asi Taulaba nag-respond sa pressure at yung release niya no, after the shot. Ni-release niya yung kung anong nararamdaman niya sa loob with a big howl. No, sumigaw to bigla pagka-shoot. Parehong nasa penalty ang koponan ito. Yo! And what a time for him to make his free throw shots. Ito po, with the time down to 17 seconds. They will take that final shot, no? Panalo, talo dito. Lago escapes! Lago on words! What a getaway! Ako, ano pa hihingi natin kung excitement po hinahanap ninyo? Mga kaibigan, ito po, ang bayan ng superstars. Yung ganito, no? Yung mga sitwasyon na ganito, palagay ko, nakarandam ka dati. Ikaw yung Mobiline. Number one ka all the way. Meron kang chance ang katauhin ng number 18. Ayun, boil down dito. Sabi natin, mentally prepared, physically prepared, it all boils down to this final possession. Yes, so good defense by Barangay Ginebra forcing Mobiline to call a timeout. This is the cardiac ball game at its best.
Wala na siguro mas gaganda pa rito? Wala na. At dalawang magkasunod na magandang laro ito. Ay, yung first game natin. Napakaganda rin. Ibang klase talaga. So, ito. Kasaman sino? Who will it be? Garyaso? Taulaba? Ito. Nakulot na kayo. Kay Garyaso. 5 seconds to shoot. Garyaso attacks. Garyaso misses. But the foul ay tatawag Inago. Which will send Jeffrey Garyaso to the free throw line. Pero huwag kayong mag-alala. Meron pang isang timeout ng Ginebra at dalawang free throws para kay Garyaso. So, may pag-asa pa. They will challenge Garyaso. Gano'ng katigas sa dibdib mo? Ipakita mo dito sa amin. That's a foul. Ayun po ang tira ni Jeff Garyaso ito. Pero parang 1 to tie, 2 to win. 2 seconds left. Kung 2 seconds left yan, kailangan tumaymot agad ang Barangay Ginebra. At tapang ni Jeffrey Garyaso. Kung maisushoot po ni Jeffrey Garyaso, they need a quick timeout. 2 seconds left. Ano pa ba pwedeng gawin ng 2 seconds left? Pwede pa rin siguro maipanalo dyan. Kaya pa yan, kaya pa yan. Kung sakaling makakakuha sila ng rebound at kung may papasok ni Garyaso to. Lagi hindi papasok to, malamang ito, may tinatanong po sila. Teka, teka, meron pumasok na ano yun? Technical? Hindi, meron. Meron silang clarification. Ano yung kinaklarify nyo doon? Anyway, free throw shot para kay Jeffrey Garyaso. And this is winning time para dito sa kapunan ng Mobiline. Garyaso. Flawless from the free throw line. All important free throw shot. He responds to the pressure. 1 point lead, good. Ito, 2 seconds left. Tumimeout po ang Ginebra as expected. Grabe talaga ang excitement dito sa fourth quarter. Nakabalik na itong Barangay Ginebra, no? From a lead as much as 17 points ng Mobiline earlier on. At ngayon po, with 2 seconds remaining, lamang po ang Mobiline ng 1 point at possession naman ng Barangay Ginebra. Ang ganda na ng pinakita ni Noli Loxin. Mukhang talaga namuuna yung galit niya. Ito si Bal, nandun rin sa last 2 seconds. At ano bang instruction nun ni Coach Rino Salazar itong 2 seconds? Kasi ang maganda nilalaro nun, si Elmer Lago. Tapos si Noli, uminit na. At si Marlo, maganda na rin. Oo, depensa. Nanunupalpal pa si kaya si Taulaba. Ano bang, sino bang pupuntahan dito ni Coach Rino? Alam ko kay Coach Alan eh. Pero kung sino na naman dito, eh, siya nakita ko na. So first na option kay Coach Alan. Okay, tapos kita ko siya nakalusot. Siya yung nalibre. Wala na rin time. Okay, so wag na po natin patagalin. Panoorin na po natin ang last 2 seconds of this ballgame. Okay, Noli, ha? Okay, eto. Si Marlo. Ha? Si Marlo. Okay, si Alan. Elmer. Si Bal. Okay, ang munang tatakbo dyan, si Marlo. Marlo, punta ka rito. Mag triple pick kayo. Marlo, do an again, cut. After that, okay, si Bal, punta rin. After Marlo, no pass up. Walang available pass. Okay, Bal, and then Alan, go. Ha? Magkakawa. Wala sa 1 second. Wala na timeout. Okay, wala na timeout. Okay, doon ka sa kabila doon, ha? Para nasa right side ka. Okay, dito ka, Noli. Okay, si Marlo, si Elmer, si Alan, o si, ano na? Si Elmer ka. Elmer, Alan, Bal. Okay, baba si Marlo. Tumalo na. Okay, cut ka, Marlo, ha? Pag libre si Marlo, hitin mo. Now, wala, Bal, go! Mag-ball, Bal! 2 points, huwag kayo pumunta sa 3 points, sir, ha? 2 points na kailangan. Dito ang pinakaki is the inbound passer. Siya ang magiging focal point ng pagkilos ng kupunan ng Barangay Ginebra. 2 seconds to go dito sa ballgame. Ang advantage na meron ng kupunan ng barangay ay yung kanilang yung kupunan ng Mobiline is in the penalty. Yes, at ang importante, sabi mo nga, Chino, kailangan malinis na malinis ang pagkaka-receive dito. Pagka nagkagulo sa reception dito, mauubos yan 2 segundo na yan. Kapit, at panoorin natin ang huling 2 segundo. Inbound ni Loxin. Kung napakita, Paul David has it. Paul David spins, fires. Ano yan? Will that count? Teka muna. Check muna natin kung counted ang tira. Paul David
Oh, it will count. The referee said it will count. Yes, that's official. And this is the biggest comeback of any team sa history nitong magdaan SPB All-Filipino Cup. And it took the guts of Val David, a guy na hindi masyado maganda ang inilalaro. Oh yes, historic game here. I've never seen a game like this for a long time. Ito si Val David talaga. Tinatiming niya na nagtatrabaho ko para mangalason. And that's yes, the big boss. Yeah. Sino ba naman hindi matutuwa sa ginawa ng kanyang mga players? Oh, grabe. Yung Mobiline ang pinakamalaking tama dito. No? As they get along at the celebration, of course. Well, big doors. The important thing is na-receive nga nila at malinis. Ano? Naka-fake pa to si Val David. Within 2 seconds, he got the shot up. Coach, this is like winning a championship. Mga kaibigan, ito in itself is like a championship para sa koponan ng Barangay Ginebra. Val David, akala natin wala ng pag-asa makasyon. Bumitaw siya, coach. Pinitawan ang bola with time down to 0.2 of a second. And Val David, katapang mo? Yes, maliwanag, na-counted dahil wala na sa kamay niya yung bola nung maubos yung oras. So, that's officially a basket there. The winning basket for Barangay Ginebra. Nako, hindi po magkamayaw ang mga tao dito sa field sports. At yan po ang kaguluhan dito. Parang tumama ka ng loto, higit pa. Oo, tingnan mag iba. Ito mga ultra kanina. At ang celebration po, masaya buong Pilipinas bukas, coach. Hindi, 80% na. Oh, 80% na ka mo, ha? Pero hindi natin dinideclare. Ito ang sitaw laba, no? Again. Well, yun na sinasabi natin, ano? The agony of defeat. Kaya makikita natin. But Asitaw Laba played a great game. Actually, he played a great conference for Mobiline. Oh, hindi dispensed, no? Pero, alam mo kasi, marami pang gera. Oo. Eh, hindi pa siguro ito yung chance, but si Asitaw Laba, I know him to be an emotional man. He is the only guy left dito sa loob ng